Filipino 5, Quarter 3, Week 7, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsulat ng sulating formal at di formal sa anyong email. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagsulat ng sulating formal at di formal sa anyong email. Para sa most essential learning competencies, nakakasulat ng isang sulating formal, di formal o email at liham na nagbibigay ng mungkahi. Naranasan mo na bang magpadala ng liham o email sa iyong kaibigan o kamag-anak? Sa araling ito ay iyong matututuhan ang pagsulat ng sulating formal at di formal sa anyong email. Ano ba ang liham? Ang liham ay nakasulat na komunikasyon para sa isang tiyak na patutunguhan nito. May dalawang uri ng liham. Ang una ay formal na liham. Ito'y uri ng liham na karaniwan ay pili at formal ang salitang ginagamit. Taglay nito ang malinaw na pagkakalahad ng intensyon ng sumulat sa pinadadalhan ng liham. Ginagamit ang liham na ito sa pakikipag-ugnayan sa mga tanggapan, aplikasyon sa trabaho, pangangalakal at iba pa. Isa sa halimbawa ng formal na liham ay ang liham na nagmumungkahi. Ang liham na nagmumungkahi ay isang uri ng pangangalakal. Ginagamit ang liham pangangalakal sa pakikipag-ugnayan sa tanggapan, sa mga bahay kalakal, at iba pa. Ito ay isang halimbawa ng liham na nagmumungkahi. Sa itaas na bahagi at gawing kanan, makikita ang address. At sa ibaba ng address ay ang petsa kung kailan ginawa ang liham. Sa gawing kaliwa naman, ang pagdadalhan ng sulat o ang taong sinusulatan o pangalan ng kumpanyang sinusulatan. Nakalagay rin sa gawing kaliwa ang bating panimula at pagkatapos ang nilalaman ng iyong liham o ang katawan ng liham. Dito nakasulat ang mga mungkahi sa iyong liham. Dapat rin itong lagyan ng bating pangwakas. Sa ibabang bahagi naman at katapat ng address ay ang pangalan ng sumulat. Ang pangalawang uri ng liham ay ang di formal na liham. Ito ay uri ng liham na karaniwang ginagamit sa pagsulat sa isang kaibigan o kamag-anak. Hindi formal ang salitang ginagamit dito. Ito ay isang halimbawa ng di formal na liham. Nakasulat pa rin sa di formal na liham ang address at kung kailan ginawa ang liham o ang petsa. Mayroon pa rin itong bating panimula. At syempre ang nilalaman ng liham o ang katawan ng liham. At pagkatapos ay ilalagay pa rin ang bating pangwakas at ang pangalan ng sumulat. Sa panahon ngayon, napapadali na ang pagsasaliksik at pakikipag-usap sa ibang tao sa tulong ng internet. Ang email o electronic mail ay isang mabilis na paraan upang makipag-ugnayan sa isang tao kahit na nasa malayong lugar. Sa pagpapadala ng email, isaalang-alang ang sumusunod. Una, sa kahon na 2, ilagay ang email address ng susulatan. Ito ang halimbawa ng email address, anasantos@gmail.com. Pangalawa, sa kahon ng subject, ilagay ang paksa ng iyong email. Pangatlo, isulat ang iyong mensahe. Pangapat,
huwag kalimutang maglagay ng bating panimula, bating pangwakas at lagda. Dahil ito ay ipapadala bilang email, hindi na kailangang ilagay ang petsa at pamuhatan. At panglima, i-click ang send upang ipadala ang iyong email. Narito ang halimbawa ng isang template ng email. Upang magkaroon kayo ng email, kailangan niyong gumawa ng email account. Ito nga pala ang logo ng Gmail. Upang makagawa kayo ng isang mensahe, kailangan niyong i-click ang compose. At pagka-click ng compose, lalabas ang box na ito na nakalagay na new message. Makikita dito ang to. Ibig sabihin ay isusulat mo o itatype mo ang email account ng iyong pagdadalhan o email account ng iyong susulatan. At sumunod naman ay ang subject. Isusulat mo dito ang paksa ng iyong liham. Halimbawa, ang paksa ng iyong liham ay imbitasyon sa aking kaarawan. At pagkatapos sa bahaging ito, isusulat mo ang iyong mensahe. Halimbawa, mahal kong kaibigan, ikaw ay aking iniimbitahan na dumalo sa aking kaarawan na gaganapin sa Jollibee, Bacoor, Cavite. Inaasahan ko na ikaw ay makarating ng maaga. Ang iyong kaibigan, Danica. At pagkatapos, i-click ang send upang maipadala ito sa iyong kaibigan. Narito naman ang mga paalala sa wastong paggamit ng email. Una, baybayin ng buo ang bawat salita. Gumamit ng batas at malalaking letra kapag kailangan. Pangalawa, maging magalang sa iyong pagsusulat. Gumamit ng bating panimula at bating pangwakas. Pangatlo, hindi privado ang email kaya mag-ingat sa iyong mga sasabihin. Pang-apat, iwasang magbukas ng email mula sa taong hindi mo kilala. Ipakita ito sa guro o magulang. Panglima, iwasan ang pag-click o pagbubukas ng mga link mula sa taong hindi mo kilala. Ipakita ito sa guro o magulang. At pang-anim, kapag may natanggap na email, tumugon sa lalong madaling panahon. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Isulat sa tamang pagkakaayos ang sumusunod na email. Kopyahin sa iyong papel o kwaderno ang template ng email na makikita sa ibaba. Isulat ang sagot sa template na iyong kinopya. Ito ay isang halimbawa ng mga nakalagay sa isang template ng email. Ito ay hindi sunod-sunod. Ito ay hindi pa nakaayos. Kaya ang gagawin ninyo sa isang template ng email, iaayos nyo ito. Narito ang tamang pagkakaayos. Sa gawing itaas na kung saan nakalagay ang to, isusulat nyo yung email address ng inyong padadalhan na si mariasantiago@gmail.com. Ngayon, isusulat nyo naman yung subject. Ang subject ay mungkahing patimpalak para sa programa sa paaralan. Pagkatapos, lalagyan nyo ito ng bating panimula, mahal na ginang. At ang mensahe ninyo. So dito ang nakalagay na mensahe, nais ko pong imungkahi na magkakaroon ng patimpalak sa paggawa ng slogan sa darating na programang isasagawa sa ating paaralan. Marami po sa aking mga kamag-aral ang nagnanais na sumali sa paggawa ng slogan. Sana po iyong mabigyang pansin ang aking mungkahi. At ang bating pangwakas. Sumasa inyo, nandito yung pangalan ng sumulat. Jaisel Santos, mag-aaral sa 5th baitang. Para naman sa pangalawang bilang, ito rin ay isang halimbawa ng template ng email. Ito ay hindi rin magkakasunod-sunod. So ang gagawin nyo ay aayusin nyo ito sa isang halimbawa ng template ng email. Halimbawa, ito ay isang blankong template ng email. Sa gawing itaas, makikita nyo yung to o yung recipient, yung pagdadalhan nyo. Sulat ang kanyang email address. So, ang email address ay eunice.perez@gmail.com. Ngayon, isulat naman kung anong subject. Ang subject ay paanyaya sa darating kong kaarawan.
at pagkatapos isulat ang mensahe. So ang mensahe ay, kaarawan ko sa Sabado, Marso 20, 2021, magkakaroon ng handaan sa bahay, magluluto ng pansit si nanay, bibili ng ice cream at cake, darating ang aking mga pinsan, dumalo ka at nang magkasama-sama muli tayo, hihintayin ka namin. Ang iyong kaibigan, Lorna. At pagkatapos, makikita sa gawing baba ang send, ito ay isesend. Mula sa iyong sinagutang gawain, alin sa dalawang email sa itaas ang formal na sulatin at alin naman ang di formal na sulatin? Ano ang iyong naging batayan sa pagtukoy kung alin ang formal at di formal na sulatin? Sa ang bahagi ng email, ilalagay ang email address, ang paksa ng liham at ang nilalaman ng liham. So makikita ninyo, sa unang halimbawa, ito ay isang halimbawa ng formal na sulatin, sapagkat ito ay isang liham na nagmumungkahi. Sa pangalawa naman, ito ay isang halimbawa ng di formal na sulatin, sapagkat ito ay sulat para sa kaibigan. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang dalawa. Basahin at unawain ang bawat panuto sa ibaba. Tingnan ang rubrics na magsisilbing gabay sa pagsasagawa ng gawain. Una, ipagpalagay mong ikaw ay magpapadala ng email na nagbibigay mong kahi sa pagpapaganda ng kapaligiran sa punong barangay. Gamitin ang impormasyon sa ibaba. Ipadala ang iyong email sa sumusunod na email address ng guro. Ilagay ang sumusunod na paksa sa subject ng email. Ilagay ang sumusunod na paksa sa subject ng email, formal na sulatin at iyong buong pangalan. Mga mungkahi sa pagpapaganda ng barangay. Una, pagtatanim ng mga halaman. Pangalawa, paglilinis ng paligid. Pangatlo, paglilinis ng kanal at estero. Pang-apat, paglalagay ng basurahan sa gilid ng daan. At panglima, pag-aalis at pagtatanggal ng mga damo sa gilid ng daan. At narito ang tamang sagot. Sa gawing itaas, makikita ang to. Halimbawa, to teacherfrel@gmail.com. Sumunod, isulat ang subject. Ang subject ay formal na sulatin, Analeia Cruz. Ngayon, dahil ito ay formal na sulatin, isulat ang pangalan ng susulatan. Ginoong Marco Cruz, Punong Barangay, Barangay Pasong Buwaya, Imus City, Cavite. At isulat ang bating panimula, Mahal na Punong Barangay. Magandang araw po. Ngayon, isulat na ang iyong mensahe. Nais ko po sanang tumulong sa gagawin ninyong pagpapaganda ng kapaligiran sa ating barangay. Kalakip po nito ay ang aking taus-pusong mungkahi sa pagpapaganda ng barangay. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Pagtatanim ng mga halaman, paglilinis ng paligid, paglilinis ng kanal at estero, paglalagay ng basurahan sa gilid ng daan, at pag-aalis o pagtatanggal ng damo sa gilid ng daan. Lubos na gumagalang, Analeia Cruz. Mag-aaral sa ikalimang baitang. Para naman sa pangalawang bilang, ipagpalagay mong ikaw ay taga-Tagaytay at nais mong anyayahan ang iyong kaibigan na mamasyal dito. Gamit ang impormasyon sa ibaba ay magpadala ka ng email sa kanya. Ipadala ang iyong email sa sumusunod na email address ng guro. Ilagay ang sumusunod na paksa o subject ng email. Di formal na sulatin iyong buong pangalan. So ito ang impormasyon na iyong pagbabatayan. Ngayon ay sagutan na natin ang template na ito. To teacherfrel@gmail.com. Subject, di formal na sulatin, Analeia Cruz. Bating panimula, mahal kong kaibigan. Kumusta ka na aking kaibigan? Nais sana kitang anyayahan sa aming lungsod dito sa Tagaytay City. Ang lungsod ng Tagaytay ay matatagpuan sa lalawigan ng Cavite at isa sa mga kilalang pasyalan
para sa mga lokal at dayuhang turista. Ito ang perpektong lugar upang matanaw ang bulkang Taal at lawa ng Taal, na karaniwang inilalarawan bilang Taal na nasa loob ng mas malawak o malaki pang Taal. Matatagpuan dito ang 80 mga kumbento at kongregasyon at maraming hotel at convention centers. Ang pangunahing pinagkakakitaan sa lungsod na ito ay ang turismo, agrikultura, pag-aalaga ng mga baka at manok at komersyo. Ang ilan sa mga kilalang pasyalan dito ay Tagaytay Highlands, People's Park in the Sky, Picnic Grove, Sky Ranch, Theme Park, Tagaytay Puzzle Mansion, Antonio's Garden at iba pa. Ang mga kilalang pagdiriwang naman dito ay Barbecue Festival, Flower Festival, Bulalo Festival, Pista ng Our Lady of Lourdes at Pista ng Pag-ibig. Sana ay mapaunlakan mo ako sa aking pag-anyaya sa iyo. Ang iyong kaibigan, Analea Cruz. Para sa paglalapat, batay sa sinagutan mong mga gawain, ay malinaw mong naunawaan ang pagsulat ng formal at di-formal na sulatin sa inyong email. Ngayon ay iyong kumpletuhin ang talata sa ibaba upang mapatunayan na naunawaan ang paksa. Sa pagsulat sa email, sa kahon, ilagay ang email address ng susulatan, habang sa kahon isulat ang paksa ng iyong email. Samantala, hindi na kailangang ilagay ang address sa email. Tandaan! Ang liham ay nakasulat na komunikasyon para sa isang tiyak na patutunguhan nito. May dalawang uri ng liham. Una ay ang formal na liham. Ito'y uri ng liham na karaniwan ay pili at formal ang salitang ginagamit. Taglay nito ang malinaw na pagkakalahad ng intensyon ng sumulat sa pinadadalhan ng liham. Ginagamit ang liham na ito sa pakikipag-ugnayan sa mga tanggapan, aplikasyon sa trabaho, pangangalakal at iba pa. Ang pangalawa naman ay ang di-formal na liham. Ito ang uri ng liham na karaniwang ginagamit sa pagsulat sa isang kaibigan o kamag-anak. Hindi formal ang salitang ginagamit dito. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!